So, hello guys. Update ko lang kayo sa ating ating magiging free-range na chicken. So, itong Brahma natin ay pinapakastahan ko na yung babae. Kaya lang, nahihirapan kasi talaga yung lalaki kumasta doon sa babae kasi malaki nga plus yung ating scratch pen minsan nasa sulok kaya hirap na hirap pumesta yung lalaki kaya hindi ko sigurado kung nagkakasimilya yung babae, no? Kung nasisimilyahan. Tapos dito naman sa kabila, ito naman yung ating shamu na babae. Yan. So ito ngayon ay 1 week na nangingitlog. So, ito ay pinakakastahan ko dito sa ating lalaki na Brahma. Kasi nga, walang partner na, ano, at saka first time din naman na mangingitlog nitong ating shamo. Kaya siguro okay lang na pinartner ko muna siya dyan sa ating Brahma. Yung Brahma, pinapalipat-lipat ko lang ng pin dito sa umaga, maghapon, dyan sa ating light Brahma na babae. Tapos, dito naman sa kabila ay paghapon na pakain. So nakikita ko naman na nakakastahan, ang problema lang ay kung tumatama yung cloaca ba yan? Cloaca ng kanilang dalawang ano, kung nag-cloaca kiss ba sila, no? So itong babae ay siguro mga 5 days lang na simula nung una kong pinakastahan ay nangitlog na. So 15 minutes lang naman ang kailangan para ma-fertile ang itlog ng isang nangingitlog, no? So, after 2 days, mangingitlog na yun. Pwede na. So, yung iba, umaabot ng 2 weeks kasi nga hindi sumakto siguro. Hindi pa fertile ang babae. So, ito ay nakuha ko ng fertile na. So, 1 week na siyang may itlog. So, kanina, nangitlog na naman ng ating pang-anim na itlog. So diyan hindi siya diyan sa box nag-iitlog, dito lang sa ating gilid. Yan diyan. Diyan lang siya nangingitlog. Hindi siya magaling mangitlog, eh, no. Hindi siya humahanap ng magandang pwestuhan talaga. So yung kada itlog niya nilalagay ko dito sa ating styrofoam box. Yan, to. Ating styro. So, wala na dyan yung 6 na itlog. Nilagay ko na sa ating incubator. Kasi nga, meron lang siyang 5 to 7 days na pwedeng mabuhay ang similya. Ngayon pang mainit, kaya nasa styrofoam box kasi masisira ang similya ng lalaki sa sobrang init. Nasa 36 degrees Celsius tuwing tanghali, no? So, mainit. So, ito naman yung ating buff or pington. Siguro mag 2 to 3 months yata ito. 2 months. So, dito naman ang ginawa ko naman sa ating buff or pington. Kung mapapansin yung kanyang paa. Yan. So, sa huling video ko ay meron siyang crooked toe. Yan. Medyo madilim lang kasi 5 PM na din, lampas na, no? So yan, nilagyan ko ng splint lahat ng kanilang crooked toe. So halos lahat sila may crooked toe. Kaya pinaglalagyan ko na ng splint para tumuwid. Tapos siguro mga 2 weeks, tingnan natin yung result. I-video ko rin, no? Tapos dito naman ay yung ating 5 parwakan, no? So ito ay 4 pala na na lalaki tapos isa lang ang babae. So ang hirap i-gender. Bigla nagiging lalaki na lang, humahaba masyado ang palong. Ayan. Ang lumabas 4 na lalaki, isang babae. Ayan. Sa ating parwakan. Tapos ito yung ating shamu asil. Yan, maganda yan. So, yung 4 ay parang babae.
hindi pa rin ako magaling mag-ano eh. Pero yung puti mukhang lalaki. Mahaba masyado yung palong. So ito sigurado na yan. Yung itim na yan, lalaki yan. Pero doon sa kabila, mukhang lalaki din yung puti eh. No? Hindi ko pa rin alam. So yun. Tapos nag-order na rin ako ng mga sirama, bantam na sirama. Next week siguro baka makabili na ako ng Black Astralar. Tapos yung ano pa? Plymouth Rock. Yan. So pakain muna tayo dito, guys, bago tayo pumunta doon sa ating bagong yung binili dati na sisiw na. Yung Rhode Island Red na vintage at ng production type at saka yung Golden Lace or Pink Pan. Pakain muna tayo. So ang pakain nila ay Integra 2000. Lahat na sila. 2000 na lang. Konti lang kasi masyado nilang sinasayang ang papakain pag marami. So sayang. Konti lang. Yung ubus lang nila. Tapos dagdag tayo ng inumin nila. So ito ay tubig na may molasses, no? Yan. So yun, tapos na tayo dito sa area nito. Puntahan naman natin yung ating binili na Rhode Island Red at saka Golden Lace or Pink Top. So sabay-bay yun, medyo malayo na konti. So ang update dun sa ating 45 days ay nakatay ko na yung tira na 5 para sa pansarili na lang, mistak lang sa rep. Tapos may isa pa akong iniwan na 45 days para katayin naman natin yun after a week siguro.
Isang pirasa na lang, kaya medyo manungkot na siya. So ito, medyo malayo. Yan. So dito yung ating ang dating lagay ng 45 days. Ang nilagay ko na dito yung ating heritage chicken. Okay, binuhan na natin yung heater na blower at saka ilaw, no? Para makakain na sila. So itong lahat ay 10 heads. Yan. So may dark mahogany, apat 'yan. Mahilig kasi ako sa number 4 kasi malapit na rin yung birthday ko, May 4. Pero hindi yung dahilan kung bakit apat. Apat dahil gusto kong kunin lahat ng breed na gusto ko at konti lang ang pera ko, kaya apat. So ito ay apat na dark mahogany, tapos dark na production type, yung medyo orange lang na konti. Tapos yung golden lace or pinkton ay 500 pesos kasi ang day old na sisiu, kaya dalawa lang yung ating nakuha. Ayan, mataas kasi ang presyo, kaya titipid muna. So itong ating Rhode Island Red ay nabili ko ng 180 ang day old. Ayan. Tapos yung dark mahogany or yung maroon ang kulay ay nabili ko ng 250 pesos na. So ito naman ay may tubig pa. Ayan. Tapos may pakain pa naman siya. Kaya kahit bukas ko na to ng umaga, ulit lagyan na. Ayan. So punta na tayo sa ating itlog ng Shamu at ng Brahma. So sana na-fertilize siya ng ating Brahma. No? So tara, balik na tayo sa bahay. So malayo na naman ang ating lakarin. Pero doon sa so yan. Tumahimik muna tayo kasi nahiya tayo mag-vlog. So punta na tayo ulit dun sa kwarto kung saan nandun yung ating incubator. Tapos nandun na rin yung mga doon ko na rin brinuding yung ating mga napisang sisiu last time. Yung Sasu at saka Rhode Island Red crossbreed na. So binili ko lang yung itlog na yon para testingin lang yung ating incubator. So medyo mataas naman ang ating hatching rate. Kaya lang nabababaan pa ako. Kaya in-adjust ko ulit ang setting ng ating incubator. So ito na. Dito na tayo. So ginawa ko tong brooding na kwarto. Kahit tingnan na naman. Makalat, diba? Kasi mainit na rin tong kwartong to. Kasi nga yung ating CPU exhaust fan ay palabas ang hangin. So, yung mainit na hangin na ginagawa ng ating heater ay nilalabas niya kapag sobra na ang init para hindi masyadong maluto yung itlog. So, ito pala yung ating 10 na pisa na itlog out of 16. So, mukha namang malalaki, no? Linaw ba? Malabo. Exposure lang. Ano yun? Yun. Okay. So, yan. So, may dalawang itim, tatlong puti, tapos yung tira ay may maroon at saka orange. So, yan. Pero, hindi ko na inibenta kasi nga hindi ko naman sigurado ang kanilang breed. Eh, nakakahiya nung ibenta kung hindi naman sigurado ang breed. Kaya, palalakihin ko na lang. Kapag malaki na, saka ako ibibenta for meat.
So, ito naman yung ating okay. So, yan. So, ito yung ating yan. Dami, diba? So, yan. Yung anim na yung medyo maputi na bahagya ay anim yan. So, anim. Lipat ko. Medyo OC ako. Yan. So, itong anim na ito, fertile lahat yan. Yan yung bigay sa atin na zampen or huluwano na native na manok dito sa Pilipinas. So, namatay pa. Okay. Kita naman. So, yung anim na yan, fertile naman yan. So, ngayong araw ay ika 15 days yata. Hindi ko pa gano'n. Basta May 2, ilalagay ko na yun sa baba kasi 18 days na sila noon. So, yan. Parang ilang 12 days yata. Anyway, yung nasa huling anim na brown, anim na egg yan, yan yung first eggs ng ating shamu na sana nakastahan ng maayos ng ating drama para fertile. Pero kung sakaling fertile yan, sana yung drama ang tatay talaga. Kasi nabili ko yan ay after 2 weeks yata ng itlog eh. So may possibility na nakastahan siya doon sa binilhan ko ng ibang manok. No? Pero kung drama ang tatay niyan, so, baka maganda ang resulta kasi shamo, matangkad, malakas. Tapos, cute naman yung Brahma. May balahibo sa paa. Tapos, fluffy. No? So, yun lang muna guys ang ating update sa ating pre-range farming. So, wala pa rin naman akong bagong 45 days na sisiw. Yung iba, pinapabalik ako na mag 45 days kasi nga malakas daw ang kita, ganyan. Pero, mapagod naman yun kumpara naman dito sa ano. Kasi itong native natin or heritage chicken ay hindi masyadong sakitin tulad noon, hindi masyadong alagain. Ito, patapain ko lang to ng 2 to 3 times a day, okay na eh. Hindi na yung nagkakasakit. Eh yun, 5 to 6 times a day ko yata yung pinapatkain kung hindi siya naka-limited feeding. At pinupuntahan ko siya mga 6 times a day kasi yung tubig. Pero may balak ako na bumalik din no? Kapag kailangan natin ng mabilisan pera. Tulad ng halimbawa, kailangan ko ng pera pang isang buwan. Gusto ko ng 10,000. Yan. Alaga tayo ng 45 days. Pero hindi ko na siya i-vlog since naituro ko naman na lahat no? Tungkol sa 45 days. Pag may tanong kayo, comment lang kayo na para masagot ko. Ano yun? Easy lang yun. 45 days. Madaling kumita. Mapuhunan lang. No? So, ito, pre-range farming ay pinupuhunanan ko pa. No? So, ito. Sisikal powder. No? Sarado natin. So, ito ay in-adjust ko na ulit. No? Yan. So, ang temperature ko dito sa ating fan sa mini exhaust fan para lumabas yung init, mag-circulate ang hangin ay 37.2 hanggang 37.5. Tapos yung ating blower na heater, ito ay nakaset pa ng 37.2 hanggang 37.6. So yun yung bagong setup ko dito. So tingnan ulit natin kung tumaas ang ating hatching rate. Tapos after sa 18 days ng ating mga manok ay palitan ulit natin to. Ito siguro papalitan ko lang kasi may nilagay nga tayo na Brahma chicken. No? So ito papalitan ko. Medyo bababaan ko pa ng husto para mas lumamig ang hangin sa baba ng ref. Sa taas, okay ang temperature pero sa baba malamig-lamig na kasi yun nga ang kailangan na temperature ng 18 days
simula 18 days to 21 days. Mababa ng temperature tapos mataas na ang humidity. So dito ang bala ko sa 18 days ay maglalagay ako ng humidifier. Ito. Ayan. Ayan. Lagyan natin yan para tamas ang humidity. So kulong naman itong kwarto kaya okay lang. So yun lang muna mga katiknik. Bye-bye!